Bago pa sinakop ng mga nagtatayugang condominium building ang Metro Manila, may nauna na mga tenement. At sa mga naghahanap ng marirentahan, dito ka raw mas mapapamura. Pero ingat lang, dahil baka ang iyong machichempuhan, may libre ka pang makakasama. Tumataas ang balahibo. Parang ayaw mo nang dumaan eh. Gusto mo ang pwedeng umatras, bumalik ka na lang, huwag ka na lumapadaan. Di pa rin maalis na mapalingwa, tapos mapaisip ka na may nakatingin ba? This building was built since 1963, binailed ng Japanese bilang bayad noong panahon ng World War II. We have 700 plus units. Pag sinabing tenement, nakakatakot na lugar, may mga multo. Nabili ko yan noong taong 1989 sa halagang 30,500. Tuwang-tuwa ako kasi may sarili na akong bahay kaysa nakikita ako sa mga pinsan ko. Sabi nila, ikaw pa lang nakabili doon sa unit na yun. Hindi mo ba alam na may namatay doon? Hindi. Umalis na yung display. Wala ka naman di makikita pero may nararamdaman ka. Hindi ko binigyang pansin. Oh. Wala lang. Simula na noon, na-experience ko nga yan eh. Abang natutulog ako sa gabi, may naririnig ako na humingi ng tulong, babae. Sino yan? Sa takot, edi magtaklob ka na lang ng gumot. Magdasal ka na lang sa sarili mo. Ay, nakakatuwa! Mula noon, nagsunod-sunod na raw ang mga paramdam na nagpapatunay na sa Unit 771, si Lino hindi nag-iisa. Kami ng ating gabi, parang may nagbubuka kasi dinig mo eh. Baka ito yung nagpaparamdam. Tinanggal ko yun kasi baka mamaya hindi sila makaalis kasi andun yung picture. Walang kakatuwang nakuhanan ang ikinabit naming CCTV camera sa Unit 771. Pero pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, may nakakakilabot na tunog na nai-record ang camera. Siguraduhin pong meron kayo ngayong kasama. Sige,
boses babae, pero napakaliit. Tapos parang, saklolo! Saklolo! Tulong! Saklolo, tulong! Parang ganun po. Sigurado naman po kami na wala pong tao sa loob ng room 771. Nag-umpisa po kasi kami rito, 2007. Tumira kami dyan, wala talagang ilaw. Bali, ang kasama ko dyan, asawa ko, tsaka yung pinsang ko. Itinda mo to lahat? Oo naman. Eh, alam mo na, kailangan kumita. Wala naman kaming ibang inaasahan. Hindi ako. Saan yung siya niya dito? Ay, nasa baba. Pero kung gusto mo, dyan ka sa chimenea. Oh, wala naman tao. Sigurado ka, ha? Oh, Wayne! Doon ka muna, ihilang ako. Yung babae po, nakatingin sa'yo. Naku, Wayne. Huwag ka manakot ng ganyan. Totoo po, Tita Apon. Yan po siya, oh. Mahabang buhok. Tapos parang umiiyak daw siya ng may dugo. Lumipas ang mga buwan. Ang babaeng nagpapakita kay Marilu tila mas naging agresibo di mano sa pagkuha sa kanyang anak na si Wayne. Malon dito si Wayne, no? O galing na kami rito, bakit di namin makita rito? Nagtsaga ako mag-alay ng mag-alay yung anak ko. Sabi ko, sana po wag nyo na pong kuhanin. E, paubaya nyo na yung anak ko sa akin. Pero sino nga ba ang di umano babaeng nagpaparamdam sa Unit 771? Sa aming pagtatanong-tanong, isang pinto ng madilim nitong kasaysayan ang mabubuksan. Nakakaipunan po ko para sa inyo, Nay. Oh, isulat ang nanay mo. Salamat po. Pwede po bang umuwi muna sa probinsya? Hindi po ako magbabakasyon, ma'am. Yung kapatid ko po kasi si Diego, na-hospital po siya ngayon. E ako lang yung pwedeng tumulong kay nanay. Babalik ka ng probinsya? Sige. Pero bayaran mo lahat ng mga nagastos namin sa'yo. Ha? Saka yung binali mo bago ka lumabas dito sa Maynila. Kapit lang din ko ka pa lang dito, ah.
Nang minsan nagpunta sila, nagbakasyon, eh, may kasama sila pagbalik. Yung katulong nila ay tahimik eh. Tamadalas yun, nasa loob. Oh, nagpadala ng sulat ang nanay mo. Patay na yung kapatid mo. Bili ka ng kandila dun sa baba, pagtirik mo yung buso mong kapatid. May ulam ka ba rito? Nagluto ka ba? Namatay yung kapatid ko na hindi ko man lang nakikita. Ilang araw lang hinihiling ko sa inyo, ilang araw lang eh! Hindi nyo man ako pinagbigyan! Bastos ka! Bakit? Inisisi mo ko sa pagkamatay ng kapatid mo? Bitawan mo! Uli, huwag mo na ulitin yun! Nagkagulo nga sila, nakita ko, ay duguan eh. Hindi ko makasalat. Hindi ko na po ulitin, sir. Hindi ko na po ulitin. Dapat sa'yo, itatay na. Itatay na ka dapat. Tinali yung katulong para hindi makakilos. Pakawalan niyo na ako dito! Bahala na siya sa buhay niya. Tara na. Mahuhuli pa tayo sa barko niya. Wala pa atang 1980s eh. Iniwan na nila yan. Lumipat na sila. Sa CCTV natin na nakuha sa labas is may umiiyak. Hindi ito galing sa tao na nasa paligid natin. Wala pong padaan-daan na tao. May ano talaga, nagpapakamdam sa kwarto na yun. Sa pagpunta ng paranormal researcher na si Ed Calwag sa tenement, hindi ipinaalam sa kanya ng aming team ang tungkol sa kasaysayan ng lugar. Ngunit tila walang hindi nakikita ang tinatawag na ikatlong mata. Pagdilat ko, pula lahat yung paligid. May mga flashes of events na umaano sa akin. Parang may sumisigaw. So, merong bumagsak. Ito na, bigat na. May pumipigil. Parang may mga dumadaing.
tatighten yung lalamunan ko. May babae kanina dito. Ang bigat na dito. Ang hirap dyan. Yung babae po, sumisigaw. Yan po, banda. Sumisigaw ng tulong. Opo. Gara na. Alam niya, yung pag kumapit ka ng matagal, yung may sumisigaw. Ano ang dahilan at tumalon ka? Tulong, narinig niyo yung salita. Tulong. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang maraming taon, muling bubuksan ang Unit 771. Ano ang nakakakilabot na lihim na matutuklasan? Wow, bigat. May dapat iba dito. Iba tayo o pina tayo. Pwede kitang makausap. Anong nangyari sa'yo? Tao. Iba dito. Iba tayo o pinatay? May ano doon eh, may nakatayo. Ang layunin natin, matulungan kung sino man yung paparamdam dito. Ano man ang marinig nyo, maramdaman ninyo, huwag niyong papansinin. Ate, ikaw. Ang gulong pusa. So, daw niyang pumasok, may sasabihin daw siya. Willing ka ba para sa ikatatahimik niya? Pwede kitang makausap? Dede. Anong nangyari sa'yo? Pinatay ako. Sinakal. Tubig-tubig, painamin niyo na si ate. Hindi na pwede to. Okay na. Hindi na pwede. Magbubukas ng gusto. Galit siya. Walang gagalaw sa'yo. Kasing na, te. Takot ako. Tumawid kayo. Pumunta kayo sa dapat yung puntahan. Sa mga audios na nahagip nung camera, feeling ko kasi ano yun eh, sa boom mic, kasi yung mga boom mics, malayo yung range na nasasagap nila. Yung assessment ko dun sa video nung Hikbi,
Sa tingin ko kasi posibleng hangin lang yun. Yung separation anxiety ang nagko-cause ng matinding stress na rin. Kasi nga, sa mahabang panahon, nakakasama niya yung pamilya, tapos bigla siya magtatrabaho. Kapag nakaramdam ka na ng depressive feelings, huwag mag-atubiling magkonsulta sa professional. Humanap ng kaibigang pwedeng kumausap at mahinga ng tulong. Lord, dito sa buong lagusan na ito, ito po yung maghari, Lord. Wala nang iba. Lahat ng demons, wala nang labas. In Jesus' name. Amen. Yung mga kaluluwa, makakaalis na. Kung saan ba sila pupunta? Gusto ko nang mawala yung stigma. Sinimula namin baguhin yung image ng tenement from a dark, abandoned building. Sinimula namin itong pinturahan. Ang tenement ay naging puntahan ng mga sikat na mga celebrities na sana mapansin din kami ng gobyerno, pasyala nila kami, at ituloy nila yung proyektong ipinangako nila sa amin. Babalik at babalik ako dyan sa 771 na yan kasi napapanal ako dyan. Ako talagang may-ari dyan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.